Guys, for today's video is how to grow kangkong in your backyard garden. Pero bago ang lahat, thank you nga pala sa nag-sponsor ng aking special hat na may kasama pa ang face mask. So thank you so much. Galing daw ito sa TikTok. At ngayon, ito na nga yung kangkong. So ipakikita ko sa inyo yung aking tanim na kangkong. Ito ay 1 month na since nung aking itinanim. At ngayon nga ay aking i-harvest. So ikakat ko ito at magagamit ko ito sa aking itiri. Magluluto nga pala ako ng Bicol Express kangkong. So ito, i-harvest lamang natin at magtira ako ng about 2 inches. At after ng tumaas ito another 3 weeks or 1 month, makaka-harvest na ulit tayo. So sa pagtatanim ng kangkong ay pwede tayo mag-harvest ng 2 to 3 times bago siya tuluyang tumanda. At syempre, alagaan lamang natin ito ng dilig morning and afternoon. At kung nung maulan naman, syempre hindi na tayo kailangan pang magdilig. At ang kangkong ay mabibili nyo lang ang seeds na ito sa mga supermarket o sa mga agriculture shop or supply. So ito na nga yung kangkong na aking na-cut. So alagaan ko lang ito at makaka-harvest na ulit ako. So pwede rin kayong magtanim ng kangkong kung wala kayong enough space sa inyong paligid. Pwede rin kayong gumamit ng mga recycle katulad nito, container or flanggana. Pwede nyo silang buhayin at madali lang bumuhay ng kangkong. Katulad din lang ng pagtatanim ng pechay at mustasa. Kung nakikita nyo yung aking ibang video, so ganun lamang ang procedure or way ng pagtatanim sa fertilizer at paggawa ng flat ay ganun din. So ito na yung aking na-harvest na kangkong at ito ay aking lulutuin. So, thank you so much again at inyong kaprobinsya na nagsasabing bawal at tamad. Pag may tanim, may aanihin, may lulutuin. So, thank you for watching. See you next time.